Alam nyo ba guys, itong kwartong to, lagayan ng mga, ayan. Ayan, lagayan ng mga budiga. Ayan. Minsan natatakot akong pumasok dito. Ayan, mga TV. Oh. Lalaking TV yan. Oh. Mga sinira yan ni Khalid. Ayan. Lalaki yan. Ang lalaking TV, tingnan nyo. Pero natatakot talaga ako dito. Bakit? Nandito yung mga gamit ng madam ko. Ayan, mga gamit na yun sa school. Ayan, mga gamit na yun sa school. Tapos nandito yung mga gatas na kinagamit namin araw-araw. Ayan, yung fresh milk. Ito yung mantika. Yung kama. Ayan, yung mga kamang hindi ginagamit. Ayan. Lagayan ng TV, 75. Ayan, 75 inches. Ganyang kalalaki yung TV namin dito, dalawa. Ayan. Karton ng TV yan. Ayan, yung mga bag. Nandito yung gamit ng madam ko. Kaya minsan, may naririnig ako ditong umul. Ayan. Mga gamit ng madam ko yan. Yung iba ginagamit namin. Pagpaalis yung mga bata, nalagyan ng mga damit ng bus ko pag nag-out of the country. Ayan. Pero minsan pag gabi natatakot akong pumunta dito. Ayan, bukas pa yung... O, bukas pa itong ano, bag. Ayan, bukas. Sino kayo nagbukas na ito? Sarado ko nga. Ayan, inaamag-amag na. Ayan, inaamag-amag na. Hindi ako nag-ano dito, naglilinis. Yung katulong na isa. Pero pag inuutusan ako ng baba ko, natatakot ako talagang pumunta dito. Ay, mga gamit yung mga vacuum na nasira dito. Ayan yung mga pang-construction nandito rin. Eh, mga lalaking kaserola na ginagamit sa farm. Ayan. Ayan, kompleto yan. Ayan. Nandito pa yung balikbayan box na gagamitin ko pag, pag umuwi yung mga padala ko. Ayan. Nandito. Ayan yung kalan. Ayan yung mga ano, unan na pang ano, pang farm. Ayun, mga carpet na pang farm. Pero ngayon ko lang pinasok dito. Ngayon na ako pumasok pa. Minsan-minsan lang ako pumapasok dito. Ayun, kukuha ako ng supply. Wala na akong sabon sa taas, sa paglalaba. Ayan. Itong ano, comfort. Kunin ko. Minsan kasi may parang may nararamdaman akong kakaiba dito sa apartment. Nga. Ganun. Katakot naman to si Gita. Bigla-bigla na lang kinakama. Bigla-bigla na lang tumutulog yung pinto. Nalalaglag tuloy yung puso ko. Hindi mo nakakatakot dito eh. Ayan. Ayan, mga upuan na binalot. Binalot ko ng plastic. Mga dating upuan niya ng amo kong babaeng namatay. Ayan. 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 Yung daling ko na itong ano. Patayin na natin ilaw. Ayan. Dalin na natin sa taas. Dalin na natin sa taas yung sabon at maglalaba ako. Pasok tayo dito. Elevator. Patay na ito. Ayan. Ayan tayo sa taas. Ayan. Daming dala-dala. Wala
nadala. Dito pa more. Ayan, dito na tayo sa taas. Tayo. Bukas ulit yung pinto dito sa taas. Ayan. Bigat ang dala. Pinto. Tayo sa laundry na. Ayan. Ayan yung sabon. Ayan. Oof, dalawang box yan. Tig ano. Ilang ano na ito? Grams. 2.5 grams. 5 kilo. Dalawang box. Balikan natin yung comfort. Nasa labas pa. Pinto. Sarado ang pinto. Ayan. Oh. Ayan. Dito na tayo sa loob. Ayan. Nag-stop na ang washing ko. May laman yan. I-on na natin ulit. Para mag-turn around. Ito rin turn around natin. Ayan lang, lods. Mga lods. Ayan. Eh, yung supply ko, alam nyo, nakakatakot talaga doon sa kwarto na yon. Hindi ako masyadong nag-iingay doon. Yung mga gamit ng madam kong namatay na andoon. Kaya hindi ako pumapasok doon talaga. Kaya natakos ako. Siyempre, alam nyo na, sa kanya bahay to. Nandito pa rin yung ano niya, parang espiritu. Diba? Kahit 3 taon na siyang namatay. 3 taon na ba? O 4. Ay magano na pala, maglilimang taon na pala yun, namatay. Kaya nakakatakot. Yun lang mga lords. Salamat sa abala, sa panonood. Gawa na ako dito.